Talk of Friendship. It's me, Shailis Journey, and welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another videos. So, for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano ko na-receive or ilang months ko na-receive ang aking Google Pen. Ayan, so, and then kung ilang months or ilang days ko na-reach yung $10 bago ako nag-apply ng Google Pen. Okay, so guys, if you are very interested for this, isa-isahin kong sasagutin ang mga tanong na kung ilang months ko nakuha yung kung na-receive yung aking Google Pen. So guys, let's get started. So unang-unang sasagutin ko guys na tanong is paano nga ba mag-request ng Google Pen? Ito guys, kailangan nyo lang ma-reach yung $10 na requirements ni YouTube ng $10 bago kayo mag-apply or mag-sign doon sa o mag-request ng inyong Google Pen. And then, ilang months ba darating? Okay, depende po yun guys sa location nyo kung saan kayo. Kasi medyo matagal kasi yung pagdating ng ads guys. Kasi dahil nga sa pandemya natin. Ayan. Kasi nagkaroon tayo ng COVID-19. So, yun yung kapag na problema kasi sa delivery po yun guys. Kasi, at saka, depende po yun guys sa destination. I mean, sa location po ninyo kung saan po kayo. Yung country ninyo. Kasi there's some countries talaga guys na sobrang tagal talaga dumating ng inyong PIN. Ayan, so make sure talaga na tama yung pangalan nyo, tama yung address nyo, at ilagay nyo yung phone number ninyo. And then, ito guys, i-share ko lang sa inyo kasi ayaw ko din kayong matulad sa akin kasi sa sobrang excited ba naman, sino ba naman kasi yung beginners ka pa lang sa YouTube, tapos excited ka nang makasahod kahit wala ka pang PIN. O di ba relate ka diyan? O di ba, so ngayon yung i-share ko dito, guys, bago kayo mag-apply ng Google PIN niyo or mag-request kayo niyan. Kasi sa akin, guys, ito i-share ko lang sa inyo kasi sobrang excited ko. Pati pangalan ko talaga, guys, mali. Imagine yung nilagay ko sa pangalan ko is yung YouTube channel ko na pangalan, hindi yung real name ko. Grabe. Tapos hindi ko pa nilagay yung phone number ko. So, I think na-realize ko yun. Parang 3 months ago na din, nakita ko dun sa Google AdSense na sabi na you have less than a month na lang. Then, mawawala na yung ads ko kasi hindi pa talaga dumadating yung Google PIN ko, guys. Kasi nga mali-mali nga yung na-sign na ano ko doon, na fill up ko nga doon. So, yun nga guys, bago kayo mag-request nun, dapat kailangan talaga na tama lahat yun para hindi walang sabit, para mas madali. At ito pa yung guys, alam nyo yun, yung dumating yung PIN ko ngayon, tapos ngayon din na araw na wala yung ads ko. Parang 3 hours na wala yung ads ko, din dumating yung PIN ko. And then, sinign in ko siya. And then, ito yung tanong nyo guys, paano ko nabalik yung ads ko nang ganun lang siya kadali? Siguro nabalik ko yung ads ko within 12 hours, hindi ka siya abot ng 12 hours. Kasi, nung pagkadating ng ads, ng Google AdSense ko, ito yung Google AdSense ko guys, ayan. So, binuksan ko na nga siya. Ayan po. So, dito po guys, sa loob nakalagay yung 6-digit number ng Google PIN nyo. Ito po yung i-verify nyo doon. Ayan. So, ayun guys, balik tayo kung paano ko nabalik yung AdSense ko. Yung ads ko sa videos. Pagkadating ng PIN ko, binerify ko na siya talaga agad. Then after that, binalikan ko yung doon sa Google, doon sa may YouTube Studio, sa may monetization, sa dollar sign, kung saan tayo nag-apply ng monetization natin dati. And then doon sa may 1, 2, 3, sa number 2, makikita mo doon yung error na hindi pa na-verify yung Google PIN mo kasi nga, nawala yung ads mo kasi nga hindi nga dumating yung PIN mo. So ngayon, pinindot ko yung doon sa may number 2, i-follow nyo lang yung instruction na yon. And then, automatic, hindi naman automatic kasi after hours din siya babalik yung ads mo. Yun yung nangyari sa akin. So now,
happy na rin na ganun lang siya kasi ilang hours lang na bumalik agad yung ads ko. Ayan, so yan lang po yung ituturo ko sa inyo guys na wag pagka nag-apply talaga kayo ng ano ng inyong Google PIN o nag-request kayo niyan guys. Talagang make sure talaga na tama lahat. Ayan. And then after ito pa yun guys, i-share ko lang din sa inyo baka hindi niyo rin alam na pag na-monetize kayo, example sa akin na-monetize ako ng November and then dapat within 4 months or wala pang isang buwan or what, dapat na-reach yun na yung $10 na requirements ni YouTube para sa Google PIN niya kasi after 4 months after 4 months guys na na-monetize ka na, yung ads is mawawala talaga siya guys pag hindi talaga dumating yung PIN mo. Ayan, yan talaga yung pinaka-ano. So, kailangan na dapat ma-reach mo agad yung $10 na requirements niya at dumating yung PIN bago yung bago mawala yung ads. Okay, so apat na beses tayo pwede mag-request ng ating Google PIN, guys, bago siya pag hindi talaga siya dumating. Apat na beses po tayo pwedeng mag request ng ating Google PIN. Ayan din, after that guys, pag hindi talaga siya, kailangan na natin mag-manual. Or else din, pag nagsahod na tayo, pag hindi talaga dumating yung PIN nyo, mag-troubleshooting na lang kayo. Okay? So, that's it guys lang talaga yung ma-share ko sa inyo. Kasi yun yung nangyari sa akin. Huwag tatanga-tanga talaga pagka nag-sign in tayo or nag-request tayo ng Google PIN natin. Okay, so I am happy for this Google AdSense. Thank you so much na dumating ka din after 4 months. Talaga, 4 months talaga siya kasi nga, yun nga, nagkamali nga ako, diba? Ayun, so actually, yung AdSense na to is galing lang din dito sa Singapore, guys. Ayan, oh. Singapore lang talaga siya. Siguro mas madali siguro dumating to siguro kung pagkatama yung nalagay ko doon. Ayan, yun nga lang, mali. Okay. And then, ito pa guys, yung i-share ko sa inyo. Kasi, after nung na-monetize ako, then nagkaroon na ako ng $10 na requirements ni YouTube. Then, after that, nag-request na rin ako ng PIN. Hanggang sa dumating na nga yung PIN, hanggang sa na-verify ko na nga yung PIN. Ganito pala yun, parang nagiging stricto talaga si YouTube. Parang isa-isa niyang chine-check siguro yung mga videos kung mayroon ka mga copyright strike, copyright claims, or manungungupya ka ba ng videos. Okay, so dati kasi guys, yung as in hindi pa naman talaga ako ganito kasi na nag-a-apply talaga for as in YouTuber talaga ganun. Nangungupya talaga ako ng mga videos din ina-upload ko din sa YouTube ko. I don't even know what is YouTube channel is. Ayan, so but for me, yung as in talaga na basta may ma-upload lang ako, ganun. Ganyan ako dati. And then hindi ko kasi nabura yun. Then chinik ni YouTube, then doon. Then after that, mayroong nagmamay-ari pala ng YouTube na yun, ng videos na yun na na-upload ko. At nag-complain. At nagiging strike ako. Pinadala na ako ng love letter ni Lolo na yun nga, na-copyright strike ako. Okay. So guys, if you want to know what is copyright strike and ano ba yung ginawa ko doon guys para mawala yung strike sa ano sa channel or ano ba yung kailang gawin or ano ba yung talaga yung copyright strike na yun, gagawin ko na lang isa ng video in my next vlog. Okay guys, so but for today, pinag-usapan ng laman natin yung about sa Google PIN ko na ganito nga siya. Ayan. So guys, I hope meron kayong natutunan sa video ito and I hope nag-enjoy kayo. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe now and please hit the bell button dyan sa ibaba para lagi kayong notify sa aking next video. Okay guys, hanggang sa muli, kita-kits tayo in my next vlog at pag-uusapan na naman natin ulit yung about sa copyright strike. Okay guys, hanggang sa muli. Bye! Thank you for watching!
ilang beses ba pwede mag-request ng PIN? Okay, so apat na beses po tayo pwede mag-apply ng PIN. At apat na beses po tayong mag-request ng ating Google PIN, guys. Pero pag halimbawang na-monetize ka ng January, make sure lang na pag after 4 months o pagdating ng before ng April, dumating na yung PIN mo or na-verify mo na yung PIN mo kasi mawawala yung ads mo doon. See, there's some countries talaga, guys, na sobrang tagal talaga dumating ng ano ng Okay, so naibalik ko yung ads ko, guys, kasi timing kasi na ngayon dumating yung PIN ko, din ngayon din siya nawala yung ads ko. I think 3 hours na nawala yung PIN ko, then after that dumating yung ano daw? Wait lang. And my God. Siguro kung itatanong niya sa akin kung paano ko naibalik yung ads ko, ito po yun, guys. Timing kasi na 3 hours kasi nawala yung ads, yung PIN ko. And my God. PIN! Siguro kung itatanong niyo sa akin, guys, kung paano ko na ibabalik yung ads ko, ganito po yun, guys, kasi 3 hours pong nawala yung ads ko, then after that, dumating din ngayong araw yung PIN ko. I'm gonna share with you this, guys, how, kung paano, ba yan, nadidistract ako, kung bakit, or nagkaroon ako ng copyright strike. Oh my God. Share, comment, and subscribe, and click the help the... Okay, nawala. Oh,